Masayang araw, mga ka-PL! Pakalat po ngayon ng mga bangag vlogger, si BP Sara daw, kaya daw siya umalis ng bansa at pumunta sa Germany, para lamang di umano, mga ka-PL, kay Taylor Swift. At inuna pa di umano ng pangalawang pangulo ang pakikipag Taylor Swift na yan kaysa sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Karina. Nung isang araw pa ito, mga kababayan, hindi ko nga ito pinapatulan, pero ang kulit nito, mga bangag vlogger. Ngayon, patutunayan po natin sa kanila, mga kababayan, kung nasaan si BP Inday Sara at kung sino ang kasama niya. Sunugin natin ang mga pakalat na fake news ng mga bangag vlogger. Yung mga yan kasi, mga ka-PL, bayad yung mga yan eh. Yung mga bangag vlogger, bayad yan. Alam mo, kapag ka ang isang vlogger, bayad. Walang pakialam yan kahit na ano sabihin niya. Hindi nagre-research yan. Importante sa kanya, masiyahan yung taong nagbabayad sa kanya sa mga ginagawa niyang paninira sa taong gusto nilang sirain, katulad ni BP Sara. O ito po ang mga pictures, mga ka-PL, at patunay na si BP Sara ay hindi nakikisalamuha sa Taylor Swift na yan. Oo, nasa Germany siya, pero walang Taylor Swift. Okay, pero bago ko po ipakita sa inyo itong picture, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Ito, 42 minuto lamang, mga ka-PL, ang nakalipas mula nang ipinost po ito ng SMNI News sa kanilang Facebook page account. Ayan, mga bangag vlogger. O ito, basahin ko muna, mga ka-PL, bago po ang picture. The People's Vice President. Totoo ho yan. Siya po ang Vice President na nating lahat. Yung presidente lang yun ng iilan. Iilan lang po. O ito, tuwang-tuwa ang ilang Filipino community leaders. Leaders. Take note po ang leaders, ha? Sa Europe, ng personal nilang makadaupang palad kamakailan sa Munich, Germany, si Vice President Sara Duterte. Bakit may mga community leaders, mga kababayan? Siyempre, may tulad ng sa Hong Kong, Saudi, Amerika, may mga community leaders dyan ng mga Pinoy. Na maaaring lapitan ng ating mga kababayan kapag meron silang problema, makakapagbigay tulong sa kanila. Ito po ang mga nakasama ng ating pangalawang pangulo. Sila ay ang tinatawag doon sa Europa na community leaders. Mamaya mapapansin pa po ninyo sa picture, papakita ko po. Ito pa, personal mismo na inasikaso ni BP Sara ang mga kabayang dumalaw sa kaniya. Siya mismo po ang nag-asikaso. Dinalaw siya eh. Nagkain-kain siguro sila, kape, kwentuhan, ganun. Parang binisita ka sa bahay mo ng mga kaibigan mo. Parang ganun lang. Naikumpara naman
ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga Pinoy na nandoon sa pagtitipon. Kaniya maigpit ang PSG ng presidente nang makailang beses itong magpunta sa Europe, dahilan kaya kakaunti lang ang nakakalapit dito. Wala tayong pakialam dyan kay Kuting. Pabayaan natin siya dyan. Kaso may pumunta sa kanya, wala. ngayon, wala na talaga dahil pabaho na siya eh. Malaking kaibahan raw kay VP Sara na sinabayan pa mismo sa hapagkainan ang mga Pinoy abroad. Ayun, sabay sa ano ba to? Anong oras ba ito? Tanghalian ba? Almusal ba? O hapunan? Oh, sa hapagkainan. Ayan, oh. Salo-salo sila, mga kababayan. Oh, ito po, may mga kapansin-pansin lang akong picture na nakita ho dito. Dito tayo sa aking gallery. Urong lang ako ng konti, ha? Isa-isahin ko, ha? Ayan ang pangalawang pangulo. Oh. Pangalawang picture. Pang-apat, ay pangatlo. Pang-apat, ang dami ho, mga kababayan. Pero, ano napansin ninyo? Mga nakadamit ho sila ng hakbang ng maisog. Ha? Hindi kaya ito na yung iniintay natin na baka makasama na natin si Inday sa maisog rally. Ano sa palagay ninyo, mga ka-PL? Okay ba? Hindi. O, ito pa. O, eh, talagang masinsinang usapan. Kita nyo naman, o. O, yan po ang huli. O, yan po. Ganyan po sila karami. Ngayon, meron ako isa pang picture na ipapakita sa inyo. Patunay na ito ay nasa Germany nga talaga. Ayan. Hindi makita? Sige, tutukan po natin maigi. Tutukan po natin para maklaro ho natin, mga kababayan. Palakihin po natin yung picture, yung naka-imprinta sa harap ng damit ni ate. No? O, oh, ayan. Maliwanag ho ba? O, oh, ano nakalagay dyan? O, oh, International Maisog, Germany, mga kababayan. O, oh, maliwanag na hindi pumunta si Inday Sara sa Germany para sa Taylor Swift na yan. Hindi naman katulad ni Bangag yan na mahilig sa konsyerto. Trabaho pa rin ang ipinunta ni Inday Sara. Bagamat siguro, ito, hindi na ito kasama sa trabaho niya. Baka break niya lang ito, hindi natin alam. Diba? Ang importante, hindi siya nagkulang sa tungkulin niya sa bansa. Katunayan nga, nung lumapag sa ating bansa si Bagyong Karina, ang nangunang namigay ng tulong ay ang pangalawang pangulo. Samantalang ang pangulo pinagtawanan na ng sambayan ng Pilipino dahil doon sa mga kasinungalingan niya sa zona na 5,500 blood control. Na pagkatapos ng suna, yung binaha. Di ba? So, parang lumalabas po na sinasabi ng Pangulo kasinungalingan lang at ang nagbunyag ng kanyang kasinungalingan, mga kababayan, walang iba kundi si Karina. Karina, shout out. Siya nga pala, mga kababayan, idagdag ko pa, katatapos lang, kalalayas lang po ni Karina. Baka yung ibang mga kababayan natin, hindi pa masyado nakakapag-ayos ng gamit nila. Yung iba, pinatutuyo pa nila, nabasa yung supa, o nabasa yung mga unan. Ano-ano pa dyan? May papasok na naman si Dindo. Hindi natin alam kung gano'ng kalakas ito. Kaya babala sa mga kababayan natin, na mga nasalanta na ni Karina, bagamat marami-rami kayo, nakakalungkot naman, maghanda-handa na ho kayo. Hindi pa po ito ibinabalita
sa mga mainstream mediang makabangag. Ha? Maghanda-handa ho na ho kayo mga kababayan. Yung mga gamit na dapat iakyat na sa second floor o dapat nang itago muna, ibalot para hindi mabasa, gawin nyo na. Hindi natin alam kung gano'ng kalakas itong bagyong itong si Dindo. Baka mas malakas pa ito kay Karina na kung huwag naman sana kawawa na ngayon ating mga kababayan. O yan ha. Pasiuna na po yan. Paalala sa inyo. Ano? Wala pa po ito sa mainstream media. Okay. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.